Walang sino man ang nakakaintindi ng takbo ng politika sa bansa. Hanggang hindi natin naiintindihan na hindi naman talaga ang mga problema natin ang pangunahin nilang pinagsisikapang solusyonan, kundi ang mga sarili nilang problema kung paano sila may hahalal muli sa ikalawang pagkakataon, sa ikatlo, sa ikaapat at sa susunod pang mga panahon. Halika't magbaliktano tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa pagiging lingkod bayan, iniangat ang kanyang distrito, pinaunlad at ipinakilala sa kapuluan hanggang makarating sa Kapitolyo bilang ama ng lalawigan. Ngunit sa kanyang pagnanasang patuloy na maglingkod, patuloy din niyang tinanggap ang mga di kaya-ayang intriga sa pandinig na nagpapatunay na walang permanenteng kaibigan o kaaway sa politika. Ang kwento ni Gobernador Rafael Puchero Nantes o yung tinaguriang Kuya Rapi ng lalawigan ng Quezon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Paano nga ba natin mapipili ang tunay na lingkod bayan sa hindi? Gayong lahat sila ay nagnanais makaupo sa pwesto. Isinilang noong ika-4 ng Enero taong 1957, si Rafael o si Rapi Nantes ay tubo sa bayan ng Pulilio sa probinsya ng Quezon. Siya ay lumaki sa kanyang lola Teryang, kapiling ng mga isda na kanilang ibinebenta sa mga bahay-bahay para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nang sila ay lumipat sa Maynila, nanirahan ang pamilya niya malapit sa Campo Aguinaldo at dito naging shine boy ng mga general at iba pa mga opisyal ang batang si Rapi bilang pantusto sa kanyang pag-aaral. Sa mababang paaralan ng Campo Crame siya unang nag-aral ng elementarya bago niya ito pinagpatuloy sa kanilang probinsya sa Quezon. Dito siya nakapagtapos sa mataas na antas noong taong 1978. Kumuha naman siya ng BS Mechanical Engineering sa National University at Master's Degree sa Business Administration sa Philippine Christian University at kapwa siya nagtapos ang mga ito noong taong 1983. Simula noon, nagtrabaho na siya sa iba't ibang kumpanya at excellent ang kanyang record sa mga ito na nakahawak pa ng pinakamatataas na posisyon. Dahil bilang isang engineer at businessman, si Rapi ay isa ring inventor na nakagawa ng industrial batteries na tumatagal sa malalaking makina at sobrang taas o baba ng temperatura. Kinilala ito ng Department of Science and Technology o DOST na siyang nagbigay sa kanya ng parangal. Naging presidente at general manager din siya ng Neutral Battery Company, ganun din sa Banahaw Utilities Corporation at Neutron Broadcasting Network noong buong panahon ng dekada 90. Taong 1998, nang una niyang pasukin ang politika, tumakbo at nakaupo si Rapi bilang mambabatas ng unang distrito ng Quezon. Bilang lingkod bayan, excellent din ang grado niya dito mula sa mga tao. Aktibo si Congressman Rapi Nantes sa maraming mga organisasyon na nakakatulong sa pagpapaunlad ng komunidad at di mabilang na parangal ang sa kanya'y ipinagkaloob. Ilan sa mga ito ay ang Outstanding Congressman of the New Millennium, Best Public Servant and Landmark Legislation, ang Gawad Kamasa Leadership for Progress Award, Most Outstanding Legislator Award, Hall of Fame Award para sa Top 20 Most Accomplished Personality sa Bansa, lahat yan noong unang panahon ng kanyang pagiging congressman. At napakarami pang iba na nagdala naman sa kanya bilang Most Consistent Outstanding Congressman sa tatlong sunod-sunod na termino hanggang taong 2007. Maliban dito, si Rapi Nantes ay humawak din ng mahalagang posisyon sa mga organisasyon na kanyang kinabibilangan. Wala pa siya sa politika ay aktibo na siya sa pagkakawang gawa. Naging presidente siya ng Quezonia 1923 Incorporated, mga Rotary Club at Lions Club sa iba't ibang bayan sa Quezon. Membro din siya ng Southern Tagalog Investors Association, ng Boy Scout of the Philippines at napakarami pang iba. Naging Secretary General din siya at Convener of Supreme Grand Council
na isa sa pinakamataas na posisyon ng kanilang brotherhood na Tau Gamma Pi Fraternity. Ito rin na nagpakilala sa kanya sa bansag na Kuya Rapi o Brad Rapi. Samantalang na matapos ang kanyang termino bilang congressman, taong 2007 nang tumakbo at naluklok naman siya bilang punong lalawigan ng Quezon. At gaya ng nauna, muli excellent ang kanyang grado pagdating sa paglilingkod bayan. Sa tulong ng kanyang asawa, inilunsad nila ang programang Una Ka sa Quezon na ang layon ay makapagbigay ng kabuhayan sa mga kababaihan. Pinaglaanan din ng atensyon ni Gobernador Rapinantes ang pagpapaunlad sa probinsya sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga tulay, mga farm-to-market roads, mga paaralan at iba't iba pang mga infrastruktura na makapaghahatid sa lalawigan patungo sa kaunlaran. Siya din ang may akda nang mailipat ang munisipalidad ng Tayabas patungong panibagong syudad sa probinsya bilang Tayabas City. Ganun din ang Southern Luzon Polytechnic College na naging Southern Luzon State University na isa sa pinakamalaki sa buong Quezon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagwakas pa rin sa trahedya ang kanyang kasaysayan. Taong 2010 elections, sinubukan niyang ma-re-elect sa pagkagobernador ngunit yumuko siya sa kalaban nang may malayong agwat sa likod nito. Lumasap siya ng unang pagkatalo sa loob ng 12 taong pamamayagpag mula sa kalabang tinalo na niya sa nauna nilang tagisan sa pagkagobernador. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, noong 17 ng Mayo taong 2010, hindi pa halos natatapos ang halalan pero malinaw na ang magiging resulta. Nakatakda na siyang ibaba ang sarili sa nakatakdang panahon kasabay ng pagdalo niya sa nakasanayang flag ceremony. Huling public speech ni Gobernador Rapinantes, muli niyang ipinahayag sa lahat ang kanyang mga pangarap sa probinsya. Nagpasalamat din siya sa mga taong naging bahagi ng kanyang pamamayagpag kasama ang pamamaalam ng may kapayapaan. Pinatatawad na din niya ang mga taong nasa likod ng pagbagsak niya dahil ayaw niyang bumaba sa pwesto ng may mabigat na dinadala. Pagkatapos ng makasaysayang talumpati na yun, dakong alas 3 ng hapon nang umalis siya sa lugar lula ng isang helicopter. Ngunit hindi pa man nakakalayo, lumipad lang ito pataas at pagkatapos ay bigla na lang nagmalfunction hanggang sa tumigil ang makina sa ere. Bumulusok ang helicopter sa isang subdivision di kalayuan sa kanilang pinanggalingan at sumabog pa ito ng sobrang lakas na nakadamay pa ng hindi bababa sa 10 kabahayan na natupok dahil sa nasabing pagsabog. Dead on the spot ang 4 na sakay ng helicopter na yun at 2 bata na nakasama sa bahay na binagsakan nila. Silang lahat ay di na makilala sa kalunos-lunos na kalagayan dahil sa natupok ng apoy kasama na ang kawawang gobernador. Si Gobernador Rapinantes ay pumanaw sa edad na 53 anyos lamang bago pa man ang formal na pagtatapos ng kanyang termino. Aksidente ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis sa pangyayari bagamat may natagpuan silang 2 islag na sunog na bala at di matukoy na halaga ng mga sunog na pera. Sarado na ang kaso kung papaniwalaan ang version na ito ng investigasyon. Ngunit kung usaping politikal, iba ang pananaw ng mga taga-suporta at pamilya ni Gobernador Rapinantes. Dahil ayon naman sa version nila, ay ganito ang naging kasaysayan niya sa politika. Si Rapinantes ay isang opisyal ng maimpluwensyang Liberal Party noon bago pa man naging presidente si Pangulong Pinoy. Nanatiling liberal si Rapinantes sa kabila ng pag-uusig sa kanilang partido noong panahon ni Pangulong Arroyo. Ito ang naglukluk sa kanya para makuha niya ang respeto ng mga kasama. Sa probinsya ng Quezon, kilalang may impluwensyang angkan ang mga Tanyada at Suarez pagdating sa politika. Sinuportahan siya ng mga political warlord na ito sa panahon pa lang ng una niyang pagsabak sa politika bilang congressman. Ganon din ang mga Alcala na nakuhanan niya ng suporta at ang impluwensya nila ang tumulong kay Congressman Rapinantes sa loob ng 3 termino. Nang maging gobernador na siya, nagsimulang ulanin ng kontrobersya ang kanyang buhay. Si Gobernador Rapinantes ay binanata ng mga journalist sa lugar nila sa anilay connection nito sa sindikato ng droga na may pagawaan sa ilang isla ng Quezon. Iniuugnay din siya sa naunang pagkamatay sa 2 distrito ng Quezon na si Congressman Jun Ponsalan.
Sa mga akusang ito, nagsimulang masira ang kanyang pangalan sa mga tao. Nagkaroon din ng controversial na panukala noon si Congressman Erin Tanyada na hatiin ang lalawigan ng Quezon para solusyunan ang anilang mabagal na pag-asenso ng probinsya. Ngunit mas lumutang ang pampolitikang interes sa nasabing panukala dahil masyado ng maliit ang nag-iisang probinsya para sa mga political warlords na lahat ay naghahangad ng posisyong uupuan. Hinarang ni Governor Rapinantes ang nakaambang pagkakahati na ito ng Quezon at natalo nga sa plebisitong naganap ang Yes to Hati Quezon. At sa pagkabigong ito ng mga Tanyada, normal lang nakikirot ito sa kanilang dibdib. Nang sumunod na eleksyon ng 2010, muling hinarap ng mga Suarez si Governor Rapinantes at sa pagkakataong ito, ang mga Suarez na ang sinuportahan ng mga Tanyada, ganong kapwa niya liberal ang Governor at kalabang partido naman nila ang mga Suarez. Ganon din ang mga Alcala, ilan linggo lang bago ang eleksyon, bumaligtad na rin sila kay Governor Nantes kaya ito na natiling nag-iisa kalaban ang malalaking political clan sa lugar. May balita din na naglabas ng malaking pondo si Governor Nantes para sa allowance ng kanyang mga mayor sa iba't ibang bayan na silang nakatakdang magbantay sa boto nito. Ngunit walang nakarating na tulong sa kanila mula sa mga coordinator na pinagbigyan ng pera. Lumaganap din noon ang karahasan sa probinsya at mas marami sa mga naging biktima ay mga kaalyado ng gobernador. Ito din ang unang beses ng automated elections na ginanap sa bansa. Napabalita din na pinalitan ng memory card ng Picos machine na ayon pa sa kampo ng mga Nantes ay pumabor sa kanilang mga kalaban. Ninais ni Governor Rapinantes na magtungo sa Manila para kausapin ng kanyang abogado para naman sa legal na aksyon sa nakaambang pagkatalo sa nagaganap na bilangan. Ganon din kasabay nito ang pagtawag sa kanya ng media mula sa Channel 2 para sa isang panayam tungkol sa opinyon niya sa nagaganap na halalan. Tumangging makipag-usap si Governor Rapinantes sa telepono sa pag-asang minomonitor siya ng kanyang mga kalaban. At sa halip, nagwika ang gobernador na magtutungo na rin lang siya sa Maynila. Bantayan na lang nila siya doon para sa mga pasabog na siya na mismo ang magsisiwalat sa media. At sa mga sandaling ito nga naganap ang trahedya. Patungo na sana siya sa Maynila na sumabog ang kanyang sinasakyang helicopter. Ito ay kabibili pa lang niya ilang buwan pa lang ang nakakaraan at nakapagtala na ng libu-libong oras na flight time kaya't may tuturing na isa sa pinakaligtas na helicopter sa merkado. Kakagaling lang din nila noon sa Maynila bago umuwi sa Quezon nang walang naging problema. Ganon din, ang naka-assign na security ay nakapagtatakang nawala ito ilang sandali lang bago lumipad. May hinala pa ang pamilya nila na may mga sangkot na kamag-anak o taong malalapit mismo kay Governor Rapinantes ang may kinalaman sa pagpapabagsak sa kanya. Sa dahilang sila lang ang nakakaalam. Walang sino man ang nakakaintindi ng takbo ng politika sa bansa. Hanggang hindi natin naiintindihan na hindi naman talaga ang mga problema natin ang pangunahin nilang pinagsisikapang solusyunan. Kundi, ang mga sarili nilang problema kung paano sila maihahalal muli sa ikalawang pagkakataon, sa ikatlo, sa ikaapat, at sa susunod pang mga panahon. Ikaw kaibigan, nagiging sunod-sunurang ka rin ba sa mga politikong iyong iniidolo? Totoo ba silang mga lingkod bayan? O naghahanap lang ng paghaharian? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!